Hi guys, I'm John De La Cruz of LG Custom Guitars, and I'd like to share to you how to make a professional bow nut. Bow nut. Tama ba yun? Anyway, nag-trying hard ako mag-English, pero hindi, huwag nyo naasahan dahil baka matawa lang kayo sa buong process na to. So, balik tayo sa Tagalog. Mamaya may ketchup na naman ako dito eh. Okay. From this raw materials natin na bone to this. Ano ba yung mga pointers na dapat yung tingnan pag gagawa ng bone nut? Dapat super flat yung surface na to. Yan. At syempre super flat din to. So, igagrind niyo talaga to the bone. Hanggat maaari, as much as possible, super flat siya. Yan. Okay, umpisa natin dito sa raw materials natin. So, kailangan natin i-flatten yung kahit dalawang side lang muna yung nag-face papunta dito and yung papatong. Ano yung mga tools needed para dito? Siyempre yung nut file para dito sa slot ng nut. Yan, para ma-flat natin siya. Or pwede kayo mag-improvise wood, tapos lagyan nyo sandpaper and nut slotting file na dedicated doon sa per string. Kunwari, 1, 2, 3, 4, 5, 6. String spacing ruler para accurate siya. Yan. And modified pencil. Ito yung pinakamura sa lahat. Bakit sinabi kong modified? Diba yung pencil na normal is bilog. Yung isang side nito is finlat ko para pag pinatong natin siya rito. Ayan, ito yung example. So, ititrace mo lang yung radius. Papatong mo yan. Then, hayaan mo na siya magguhit. So, may instant radius ka na. Okay? Huwag nyo gamitin yung bilog na to kasi maglalaro eh. I-modify nyo siya. Ayan. Bawasan nyo muna yung pencil, tapos ilagay nyo sa sandpaper. Okay, step 1. Kunin nyo yung... Ito pa pala, sorry, yung pinaka-importante. Pwede naman kahit wala kayong caliper. Ruler lang, okay na. Since kailangan mo maging professional, gamit tayong caliper. So, susukatin natin yung totoong width niya. Ito, 42.5. Yan. So, lock in na natin. Lock mo siya. Boom. 42 something. Yan. Para hindi mo na siya tandaan, may locking mechanism tong caliper. Yan. So, 100% yan yung width niya. Next step, ilalagay mo siya dito sa yan, para may mark na kayo. Then yung super high tech natin na pencil para walang hula-hula, mga papi. Yan. Okay. Yan na. Gagamitin natin tong pang radius. Yan lang, patong mo lang siya. Yan yung purpose ng flat ng surface ng pencil. Yan na. Yan na yung start ng paggawa natin ng nut. Pero, pag-grind nyo doon, huwag nyo muna isagad sa pencil. So, magbibigay kayo ng 1mm na allowance sa lahat. Yan. Ito yung i-grind nyo muna, yung sa ibabaw na lapis. Para may allowance pa kayo mamaya pagbawas. Okay? Ngayon, pa-flat muna natin. Gamit namin is... belt sander, sandpaper, pwede nyo i-mount sa wood o dyan lang yan. Ayan, dito ko na nga gagawin sa harap nyo. Ayan. Sorry, magulo. Ayan, basta naka-flat, then sand nyo lang. Basta flat yung surface. Okay, yan na yun.
silipin nyo or gusto nyo i-gamitan nyo ng ruler kung di pa kayo marunong sumipat. Yan. Kailangan matalas yung gilid para ibig sabihin nun, kantong-kanto talaga paggawa. O, yan. Yan, check mo dito. Yan. Ngayon, magbabawas naman tayo sa isang side kung saan lalagay ito. Ulitin ko lang mamaya yung paglapis. Yan. So, itong side tayo, nag-ano eh. Itong side, tsaka yan. Kung, paano nyo malalaman kung di pa kayo marunong sumilip, lagyan nyo ng lapis lahat. Yan, 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 yan. Para siguradong pantay. Ay, basta kaskasan nyo na ng lapis. Okay, ngayon, pag-check nyan. Ito, huwag nyo napansinin nyan kasi maglalagay ka pang design dyan eh. Basta may some part, so dapat borado to. Yun, pantay na yan, ibig sabihin. Ito pa. Yan, pag borado na, sigurado na yan, dead flat na yan. Lagay natin siya ulit. Okay. So, magbabawas na tayo dito. Sa kabila naman. Kailangan pumasok siya dun eh. Medyo tiyagaan to men. Kaya nga buto eh. Nilaga. Pag may tiyaga, may nilaga. Kaya may buto. Sorry. So, kailangan swak na swak dun. Hanggat maaari, walang singaw, pare ko eh. Yan. So, check. Kabilang side. Aba, mukhang swabe na. Oh. Hindi ko nakikita sa camera, paps eh. Okay naman. Then, balikan natin ulit yung ito. Kasi inulit natin eh. Nabura ko. Pasensya na. So, lagay yung caliper. And yung high-tech natin na lapis. Yan. Ulitin natin. Patong ulit. Yan. Okay. Tapos, plus kayong 1mm para sigurado. Okay. Tara. Tara, guys. Let's party. Grinding this bone. Ito na yung high-tech nating belt sander. So, may tansya na tayo. So, bawas-bawas. Nag-iwan tayo ng allowance konti. Tapos, syempre, medyo baduy naman kung square na square siya. Lalagyan natin ng design. Medyo naka-slant. Ito na yung rough cut natin, pipinoy na natin siya by hand, dun sa sandpaper.
Okay, let's go, pare. Let's party. So, sa nakita niyo dalawa, almost identical na siya. Yan. Yung pinakita ko kanina, how to, yung pinakamabilis natin pwede magawa. Pero since ito na yung sukat na ginawa ko, dito na natin itutuloy. Yan. First, kung may asthma kayo, wag nyo kalimutan maglagay ng masa kasi mapapahatching kayo dito. Hindi kayo pag-arap nyo mamaya dun sa ano. Baka asawa nyo, may mga pulbos pa yung butas ng ilong nyo. Ayan na. So, kailangan natin iayusin tong edge. Okay. Jace, patanggal nga muna men, baka tamaan to. Ano kailangan natin gawin? Ayusin muna natin yung edge. Gamit kayo ng file. Ayan, eto. Ayan, both sides. Ayan, yung may, yung corner niya, yung di kayo masugatan. Diba? Then, pwede nyo na siya i-balik ka ulit dito sa sander, sa ano mo. Ayan, para mapino mo lang. Ayan. Or pwede na, pag nakakabit na siya, doon nyo na lang ayusin. So, yung mga edge. Hindi ko na tinapos dun sa belt sander kasi siyempre hindi naman lahat sa lahat kayo meron nun, 'di ba? So dito tayo magtsatsaga. Huwag kalimutan, pag may tsaga, may nilaga, may buto ka. Yeah. 'Di ba? Kasi magbabayad pa kayo sa amin para magpagawa lang nito. Gawin niyo na. Tara guys, gawin natin to. Gusto nyo mag-banding kayo ng kabanda mo, palitan nyo lahat ng bone yung mga gitara nyo. Ganto kayo, harap-harap kayo, isang table. So, kamusta yung bone nut mo? At least, di ba, close pa kayo ng kabanda mo. Pwedeng dalawa kayong may hawak sa isang puto. Oo, oh, yan. Kasi laki talaga ng improvement. So, yan, medyo katanggap-tanggap na siya. Yan. Di ba, pogi na. Kuha ko ng raw. Marami kasi may nabibiling mga yung tusk. Yan. O yung raw na bone. So, pagtsatsagaan nyo nga lang gawin. Liha, ganito. Buto ng ano yan? Baka. Tawag na buffalo. Anyway. Sige. Ngayon, kakabit na natin. Pwede bang buto ng tao? Pwede, kung papayagan ka ba eh. Pero hindi, bawal yata. Bawal yan. Yeah. Ito na, install na natin siya. Pakiayos to. Assistant, ano ba? Yang ka na naman eh. So yan ah, kakabit natin. Huwag nyo muna i-glue ah. So kakapain nyo yan. Pag may talas pa kayo naramdaman, bawas-bawas lang yung mga edge. Pero huwag niyong bilugin na. Kailangan sharp pa rin siya tingnan. Pero babawasan niyo lang. Para pag tumama yung fingers niyo, hindi matalas. Ayan. So, ganito. Kapayin niyo dyan. Tantsayin niyo, hawakan niyo itong kahoy. Tapos yan. Hindi mo na kailangan i-i-i. Mas maganda pa rin yung kakapain mo eh. By hand. Okay. Pag glue, huwag nyo i-glue muna lahat. Gamit kayo ng toothpick muna. Kasi mamaya, may mali pala. Ang hirap na tanggalin.
spot lang kayo dito sa isang side. Dali lang, may check lang ako. So, ayusin ko pa tong konti. Medyo hindi pa masaya eh. Parang nililinis mo lang. Para pag kinapitan ng glue, swabe. Diba guys? Para ka rin nagme-meditate nito, huwag mo madaliin. Yan. Okay. Check yung surface ulit. So, lagay lang konting-konting-konte dito sa side. Ayan na parang spot. Tapos na, spot din sa kabila. Ayan. Kusa naman papasok, lalo na pag CA glue yung gamit nyo. Ayan o. Isa pa. So, pag mahal ka talaga ng buto tsaka yung neck, kahit konting kapit lang yan, pag kayo-kayo talaga. Tingnan natin kung sila talaga. Ikaw, John, sasapakin kita eh. Hindi mo kailangan ng matinding epoxy. Pag kayo-kayo talaga. Ayun. Ngayon, susubukan natin yung kung sila talaga. So, hindi siya nahulog, di ba? So, sila talaga matindi yung kapit sa isa't isa. Wow! Alright! Yahoo! Laging siguraduhin niyo po yung trabaho niya. Ito lang. Sinasigurado lang natin na okay yung dalawa na to. Susundan natin yung radius. Double check. Gagamitan mo na naman ng high-tech natin na pencil para may guide kayo. Uy, mali. Yan. Yun. Kailangan huwag mabura yun, ha? Swabe siya, tingnan. Pwede niya naburahin po yun, mga kaibigan. Okay, check yung mga talas. Pwede niya na ayusin ngayon habang maaga. Yan, para swabe. Hindi naman yung masakit sa kamay pag nagbabarcords ka. Or aksidenteng napaatras yung daliri nyo rito, eh, swabe siya. Ito yung mga basic lang to, ha. So, pwede mo pa siya pagandahin kung gusto mo. Sa mga marunong na, wag niya, hindi nyo nakalampanoorin to. Yan naman, ito naman yung goal natin eh, yung may share dun sa mga viewers nating walang oras pumunta sa luthier o gusto mag hobby-hobby. Yan, so binibigyan namin kayo ng guide lang to. So, kayo pa rin magde-develop, mag-hone ng skills nyo kung paano nyo mas, gawin nyo mas maganda pa rito sa ginagawa natin. At mas matutuwa kami pag nabalitaan namin na napogi talaga yung ginawa niya, di ba? So, pwede niya paartian yan. Pwede niya papinuin. Pwede niya pakintabin. So, okay. Since dinedemo naman na natin to sa inyo, pwede natin to papogiin. Yung makintab. Sige. So, ginamit ko kanina is 220. Punta na tayo sa 800.
Yan. Para akong gusto nyo talagang, di ba? Pag nakita niya mga friends niyo, ba, okay yung ginawa mo ng nabona. Kumbaga may pagmamahal, di ba? Yan. Hindi ko na ilalagyan ng hugot to ha, kasi yung cameraman natin masyadong sensitive. Baka mamaya layasan ako, di wala na tong camera na to. Mamaya naggaganto pala ako, wala nang shoot. So ito na, yung next is 1.5. Ayan, kung napapansin nyo, may konting kintab na. Yan. Kita ba? White on white kasi. Pero pag ginawakan mo, oh, pag naglagay tayo dito ng langgam, madudulas eh. Try nyo natin, may langgam ba? Sabihin niya, wow, marmol. Ang kintab, man. Nagawa na natin yung nat, pasado na rin para sa akin. Para sa akin yun, ayaw ko sa inyo. It's time to slot the string slot, of course. Ayan. So hindi mo kailangan ilagay lahat ng strings. Kabit natin yung high E and low E para ma-divide natin yung string spacing. Yung string spacing depende yan sa sa gusto mo. Gusto mo mas malawak, so imu-move mo siya dito or pakited. Tingnan muna natin to kung alin yung magsusuit mamaya dito. Dito sa base side, hindi ko na wait. Yan. Para makita ko yung center, dali, sorry po. Nalang ko siyang tasahan. Ayan. Kung makita nyo, oh. Ayan. Dito dapat flat. Para tuwing naglilinya kayo, siguradong hindi siya mag-offset yung lines. Ayan. Okay. Ngayon, yung center niyan. Usually, yung first cut ko is cutter lang, dinidiin ko lang. Ayan. Para hindi mahirap. Ngayon, pag-slide mo ng slatter mo, sakto yan. Pak! Kakagat na yan. So, yun. Double check lahat. Okay, ngayon, i-divide na natin. Gagamit na tayo ng string spacing ruler. Hindi pwede hula-hula dito, mga tropa ha, mga ka-LG. Ito yung paggamit ng string spacing ruler in case hindi nyo pa alam. Hahanapin yung by 6. Kunwari, ito. 1, 2, 3, 4, 5. Bitin, di ba? So, i-move natin naman siya sa ibang by 6. Hanggang makuha natin yung proper na slot. Yun. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, walang hula-hula. Yan. Pag gumamit ka ng string spacing ruler, mararamdaman mo talagang tama yung feel ng gitara. Hindi po pwedeng i-divide yan. May increments malaki paliit yan. Hindi yan divided by 6 or, di ba? Okay, yung first slot ko palagi eh, sinusugatan ko lang yung bone. Yan. 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 Okay, ngayon ma-check ang dumi ng daliri. Uy, yun oh, naglilinya ng kusa oh. Yan, madumi ang daliri ko eh. Okay. Almost tama naman siya. Okay, dito may offset ng konti. Konting-konti lang. Kung OC ka kasi. Yan. So tama lahat yung kuwet. Saka natin siya i-mark ulit. 1, 2. Okay, gagamitin mo ulit yung dumi ng daliri mo. Gumuguhit mo mag-isa, di ba? Yun lang yun. Ngayon na natin i-assign yung iba-ibang sizes, yung diameter ng string.
Pwede na natin siya i-pre-slot like sa 1. Then number 2, number 3. Yan. Yung maba, yung manipis muna yung ginagamit ko. Pagdating naman sa G, usually sinusunod ko yung angle kung saan papunta yung string para walang walang stress dito sa part na to. Kung napansin nyo, nakaslant ng konti yung G. Kasi sakit lagi to ng mga Gibson, nawawala sa tono yung G. Paano nakaderecho siya? Eh yung string naka-angle doon, di ba? So ako sinusunod ko kung nasaan yung tuners, doon ko ina-angle yung hagod ng key nitong file. Ganon din sa D. Andun siya, oh. So para ka nagbi-billiards. Sinusunod mo yung tako. Yan. Para walang stress yung nut slot. Iwas sintonado. Ayan. Tingnan nyo, sir. Yung G and D naka-slant ng konti. Ayan. Ayan, oh. Then, ganun din yung D. Yung A, konti lang. And B, konti lang din. At ma-prevent nyo yung nagsisintonado. Yan yung purpose niyan. Ngayon, laliman pa natin ng konti. Para mamaya ready na siya. Gagamitin natin yung mas malaki. Ayan. Then palaki ng palaki. Kung ano yung diameter ng string, yun yung magiging hiwa niyan. Ayan. Medyo ready na to. Pag naset ko na ng ganito, doon na ako naglalagay ng masking tape. Kasi minsan may disgrasya, nahuhulog yung ano, mahuhulog natin yung kikil, patay tayo ulit, diba? Kaya kung pwede, medyo protektahan nyo na yung ginagawa nyo. Yan. Ayan. Ngayon natin mati-check yung division kung tama ng strings. Para kung may adjustment, magagawa pa natin. Ayan. 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 Ayan na siya. Well divided. Aha. Ating kapatid sila lahat, no? Alright. Walang gulangan. Yan na yung initial setup natin. Yeah, woo! Guys, tulad nyan, diba na nakikil na natin to, yung mga sobra ng pinakikilan natin. Mag-mask kayo pag-ihip nyan. Hipang ko, ah. Yan, mag-mask kayo kasi hindi nyo masabi, mamaya masingot nyo pala yung powder. Ingat kayo, enjoy kayo, enjoy. Pag-aralan nyo paggawa ng nut. Don't forget to use a mask. Yan, yung powder kasi, yung delikado, makamasingot natin. Okay? Powder ka! Ha? Oo! Wala! Nag-mask ako kanina. Nag-mask. So, yan, enjoy.